guys, pupunta pula ako sa palengke sa stall ng isang kaibigan ko. Bibili ako ng Diane 35 by Germany kasi nga nagka-stock na sila. Yun. Titignan ko kung magkano, kung bumaba ba yung price niya. Kasi nga nung nakarang araw is nag-push siya ng halagang 350 na daw yung sale niya. Dati-dati nakabili ako is tag 450. Kaya medyo nakaless ako ng 100 pesos, diba? And again, papalaala ko lang sa inyo, disclaimer sa product na to, kung gusto nyo, magpa-check up po kayo sa malapit na health center o OB gyne. Itong product na to is a family planning, lalo na sa mga nanay na ayaw mabuntis ng maaga, lalo na sa akin, ayaw ko pang mabuntis. Kaya ito yung ginagamit kong family planning. Hello, welcome back again to my YouTube channel, and today pag-uusapan natin si Diane 35. Naman po siyang inumin anytime as long as hindi ka po buntis. Ang pag-take po kay Diane is every night niyo po siyang iti-take kasi yun yung mabisang effect niya. Kasi nga yung iba nagtatanong kung pwede po siyang morning. Alam naman po natin yung pills is every night po siyang tinitake. Pag nakalimutan yung dalawang beses is mag-take po kayo ng dalawang tablet pag sabayin nyo. Tapos pagkagabi, iinom naman kayo ng same date. Example, nakalimutan nyo ng Monday, Tuesday. Inumin nyo yan pag sabayin nyo. Pagka Wednesday ng gabi, iti-take nyo yon same date para same yung effect niya. Kasi nga, minsan, pag nakakalimutan mo, mag-iiba daw yung oras or hindi daw i-effect yung mga pills. Alam nyo naman siguro yan sa mga mamshi na kilala ko na umiinom ng pills. Kasi itong pills na to, ito talaga yung ginagamit kong family planning at subok na subok ko na to. Diane 35. Gagawan ko siya ng update kung kumusta na yung pag-take ko ng Diane 35. And then, nabili ko to siya kahapon kasi nga nag-order ako sa aking online seller ng friend kasi nga nung napunta ko sa stall is naubusan na sila ng stock. Nabili ko to sa halagang 350 sana. So, dalawa yung binili ko, binigyan niya ako ng discount. Yung nabayaran ko is 600 na lang yung dalawa. And then, mabibili mo to sa halagang 450 sa mga online seller. And then, ang kagandahan nito kay Diane is super ganda ng product nito. Lalo na kung ikaw ay marami kang tigyawat. Sa mga breastfeeding moms, bawal po kayong mag-take. Bawal po kayong mag-take sa mga nagpapadede. Lalong-lalo na kung first-timer nyo pong mag-take na yung Diane 35, first is babasahin nyo muna yung description niya. Ito yung nabili ko. Ayan, dalawa yan sila. Babasahin nyo una. Yung nakalagay doon is last day or your menstruation. Ako is, tinitake ko siya dati is first day of my menstruation. Pero sinabi ng OB-GYNE ko is last day of your menstruation, dapat mo siyang itake. Then, nagtatanong kung ano yung mga side effect ni Diane 35. Kung nakatake na po kayo ng Diane Philippines, super ganda ng side effect ni Diane Pills ng Philippines. Eh, yun din yung side effect ng ating Diane 35. Ito po si Diane 35 is a pills o birth control, family planning, lalong-lalo na sa mga mamshi na ayaw pa pong bumuntis at gustong mag-blooming. Ito po yung tinitake ko talaga. Matagal ko na itong tinitake. Maliit pa yung baby ko. So, ito yung ginagamit kong family planning. Minsan is hindi ito yung nabibili ko. Kasi nga, minsan nagkakaubusan sila ng stock. Ngayon ay nagka-stock na siya. Yun, bumili ako. Then, may nagtanong pala kung paano daw siya i-take. May mga date naman dito or araw kung paano siya nag-take. Example, Tuesday ngayon. Yan. Dito yung Tuesday, ipa-follow mo lang yung arrow. Paganyan. Hanggang matapos. And then, pagkaubos ng isang pakete, hihintayin mo yung menstruation mo 3 to 5 days. Pagka 5 days yan, dinadatnan na talaga ako. And then, sa
dinatnan ka na, wait mong matapos yung menstruation mo bago ka uminom ng Dayan 35. And then, paano pag nakaligtaan mo ang pag-inom ng pill? So, example is 8:30 p.m. ka nag-take. And then, nakalimutan mo. Pagkabukas mo na siyang na-remember. So, i-take mo to agad. Then, pagkagabi, same date mo siyang iinumin or same na oras mo siyang iinumin. Paano naman kung dalawang beses mo siyang nakaligtaan? Pagsabayin mo po itong pag-take. Then, pagkabukas is up to date mo siyang inumin. Kung dalawang tablets po yung nainom mo, uminom ka ng morning, dalawang tablets, kasi dalawang araw mo siyang inumin, ay nakalimutan, dito na banda, inumin mo to, yan, pagsabayin mo, and then mga 8:30 p.m. mamaya is iti-take mo itong tablet para babalik yung tawag nun, yung oras niya, kasi nga nakalimutan mo yung effect pala ng pills. Example, every 30 p.m. ka uminom, sundin lamang ito, mas mabuting mag-alarm clock ka. Oo, ako kasi nag-a-alarm clock ako para hindi ko makaligtaan talaga yung pag-inom ng pills. Kapag first time mo naman, basahin mo yung mga direction sa box niya. Pag open mo sa box nito, may makikita kang parang papel, babasahin mo yun. And then, mas mabuti naman sigurong magpa-check up na lang kayo sa OB-GYN ninyo. And then, paano inumin, i-follow up mo ang arrow na, yan, follow mo yung arrow na yan, paganyan, yan, hanggang maubos mo, then wait mo ang menstruation mo, saka ka mag-start, or patapusin mo muna yung menstruation mo, saka ka mag-start. So, Dayan 35 is nabili ko siya sa halagang 300 pesos, sinail niya, balit 350 pesos sana. Pero binili ko na lang, binigay niya lang sa akin ng 300 isa-isa. So 600 yung nabayaran ko. Itong si Dayan 35 is authentic po to. May previous vlog na ako about dito sa 35. May mga humihingi kasing update. Madaming nagko-comment doon, lalo na sa mga papaalala ko lang po, bawal po yung mga mamshi na nagpapa-breastfeed sa kanilang baby kasi nga yung gatas nyo is mawawala. Yan po. May nagtanong din pala, yung side effect daw ni Dayan 35 is mawawala daw yung effect kasi nga minsan ito yung tinitake ng mga babaeng kahit hindi pa sila buntis, umiinom na sila ng Dayan 35 kasi nga maganda daw yung effect niya, nakakaputi, but enhancer, at nakakalaki ng hinaharap. Yan po siya. Yan po yung mga na-experience ko about sa Dayan 35. Super ganda ng product na to at super ganda lalo na sa nagbabalak mag-family planning. Ito po. Yan, authentic na authentic po to. Subok na subok ko na to. Kaso minsan hindi po ako nakakabili ng Dayan 35 kasi nga super pricey niya. Lalong-lalo na kung sa pharmacy ka bumibili is mahal na mahal. Mahal talaga siya. Nasa 750. Dati-dati is 639 ko lang siya bumili. Kaya ito yung binibili ko. Yan. Kasi nakakasigurado naman akong authentic to. Kaya nga sinabi kong may mga previous vlog ako about dito. Ina-update ko lang po kayo. Thank you. Kung bago lang po kayo dito, please don't forget to subscribe and click the bell para every time may upload ako is manonotify po kayo.